doon, hindi ko masyadong familiar dito. Ako rin po, pero ito nga, pakikita nila kung paano raw ginagawa yun. Ito, empowerment. Empowerment, reaffirmation, paternal ability training. This is a non-government organization. Ang nandito po, ating guest natin ngayon, Karen, si Amer Lapinig, ang presidente, at saka si Shirley Pilasar, Bukashi Training. Ito, good morning, Amer. Balik dyan. Ito si Amer. Amer, at saka si Shirley. Shirley. Okay. Balik dyan. Ito amin talagang pagkapundahan. Ganun na noon. Ano itong Bukashi? Ako yung nalalaman ko lang, Bukayo. Matamis, may matamis. Bukashi o 70. Okay. Mga pelikula ng araw yun. Oh. Pero ito, Bukashi. Na nabinig ko yung she. She may be the real love. She, parang sashimi. Parang Japanese sounding ito. Okay. Ano sa kaya kasi Karen, dapat silang ang magpapaliwanag. Ano hutong Bukashi? Ano po? Amer, paano yung... Meron na kayong one, ano? Meron kayong mga ginagawa? Meron silang parang chiko kanina. Chiko kanina. Pero yun yung finished product na Karen Ngayon, pakikita ko namin yun after na kung paano nila gagawin yung Bukashi. Yun ba yung tawag doon? Bukashi. Yes, Gano ho ang percentage na? Kasi i-specify ko niyo muna kung ano yung mga ingredients natin para malaman ng ating... Para saan ito? Para saan, okay. So, yung Bukashi balls po ay para sa river cleanup o paglilinis mga tubig na totally minangangamoy na siya. So, yung Bukashi come from the Japan name as rice bran, darak. So, yung Filipino, darak talaga siya. Totally ito yung darak na ipipermented natin within 15 days para magkaroon tayo ng isang gamit para gawin natin yung clay na Bukashi balls. Sanay ako dun sa darak na... Darak na white, D1. First class. Ito, darak na... Ito na po ay totally fermented natin po. Fermented ito. Yeah. Paano ba ang fermentation na ginagawa? Okay, so 1 kilo of darak, combination of molasses, 1 spoon. Ito, molasses. This is molasses. Ito ho. Then in EM. 45 ml. Ano yung EM? Para effective malaman. Microorganism that invites the river cleanup din po. Ito, panay organic. Yes. Walang chemical ito, walang chemical. Non-chemical po. Napaganda. Yung PM po, pwede natin gawin, yung lamig na kanin, 1 kilo lamig na kanin at 1 kilo brown rice, brown sugar, ilalagay po natin sa malamig na within 15 days, makakakuha po tayo ng syrup like this. So, pwede natin siyang organic. Paano yung kanin lamig? Kanin lamig na 1 kilo at 1 kilong brown sugar, 1:1. Ibig sabihin, ilalagay po sa isang palayok, lalagyan po siya ng katsa, tapos ilalagay po natin sa ilalim ng puno, sa ilalim ng mga table natin, sa malamig na lugar. After 15 days, meron na po syrup dun sa ilalim, nakukunin po. Ito na magpuproduce niya. Lalabas po ng imas. Yun ibig Pinoy version. Anong tawag dito? Imas. EM. Effective microorganism. Okay. So, ang paggawa po nitong Bukashi, 1 kilo darak. Mas mabuti siguro si Aymar na yung... Okay, sige. Darak. Darak? Wrestler yan di ba? Di ba wrestler yung si Daraco? Mamaya ituturo nila yung paggawa. Bukashi fertilizer. Ano nagagawa nitong Bukashi fertilizer? Bukashi fertilizer, ito po yung magagawa. Pwede po siyang fertilizer sa mga vegetable na totally walang chemical. Pwede po siyang kainin na safe, organic po siya. Na ibig sabihin, pag kinain mo to, hindi ka na natatakot na magkakaroon ka ng... Chemical na makulasot sa katawan niya, mga chemicals na yun ito, anong tawag dito? Ito po yung putik. Putik? Yes. Galing saan po nang galing itong putik? Dahil baka mamaya putik na nang galing doon sa mga estero natin. Hindi po siya po pwede. Ito po pwede. Ay galing po sa bundok. Ang gono. Pag yung binasapot, nag-peel po ganyan at nag-dumikit, ibig sabihin pwede siyang gawing Bukashi balls. Pwede mo rin... Pagkain, buhagag na ganyan. Kunyari, na hindi natin napisil siya, hindi siya po pwede. Basa na, ayaw pa rin niya mag... Hindi pwede, parang clayish yun, hindi pwede. Pero po tayong pinipili, parang nag-experiment tayo ng lupa. Ito naman po, ano po ito? Ito po yung fish powder na pwede ilalagay po dito. Saan naman galing itong fish powder? Ito po yung mga pinutuyong isda, sa poultry din po, sa bilihan ng mga feeds. Pwede kang makabili sa... Feeds lang po. Poultry na
yung mga bintahan ng mga pagkain ng manok. Kahit pa. Ito. Itong... Halo-halong isda na yan, no? Yes, regardless of... Oh, sige. Mm-hmm. Ito. Kaya po ito yung asin. Mm-hmm. Asin. Ito po yung ceramics. Ceramics. Okay. Bali, ilan o yung pinaghahalo-halo ng gamit? Itong AF? Bali 7. Bali, molasses. Ceramics. Asin. Fish powder. And then putik. And then darak. Yeah, pag tinimpla niya yan, pwedeng fertilizer na. Ito na po yung fertilizer. Yan na yung fertilizer. Ito po, ito yung river cleanup. Ito, pagka ibig mong yung nanggigitata na yung ilog, at yeah, ibig mong bumalik ang mga lamang ilog, kailangan eh, alisin mo yung mga lason doon, ano? Yeah. Yung mga umaagos na chemical, yung baho noon. Mamaya po, babalik kami. Tuturo sa inyo kung paano nyo magagawa ito para po naman sa inyong fertilizer at para po naman doon sa makapaglilinis ng inyong mga nanggigitatang ilog.